Morning po, si Doc Chris ito. At ngayong araw, pag-usapan natin kung paano malalaman kung sira yung brake booster o yung mas kilala sa tawag na hydrovac. Tara! Okay, so ngayong umaga, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa brake booster o itong hydrovac na tinatawag. Ito po yun, yung nasa preno natin. Para doon sa mga bago pa lang nagsasasakyan, so isa-isay natin yung mga pyesa na yan para din ho maintindihan ninyo at kung paano ninyo malalaman kung sira o hindi. Number one, matigas ang brake pedal kahit naka-start na. Pangalawa, mahina ang preno. Kailangan pa niyang tuunan ng todo para lang lumakas o kumagat o huminto yung sasakyan. May isa pang senyal siya, pangatlo. Wala namang hangin sa brake lines, okay naman ang inyong brake master, pero lumulubog po ng todo yung inyong brake pedal. O, yun yung tinatawag na lumulusot ang preno. Yan ang isang problema niya, yung biglang lumalambot sa bandang gitna. Bukod sa brake master na palitin o yung repair kit, yan ang isang ugali ng brake booster na yan. So yun ho, maliwanag na yun na indikasyon na ito ang problema ninyo, brake booster. So may experience ako dyan before. Nagpalit ako nyan kasi nga matigas yung preno. Brand new ang binili ko, pero matigas pa rin. So ano ang mga posibleng sira? Posible ho, pag ganong matigas ang inyong preno, ay hindi lang natin sa brake booster is ibibintang. Pwede rin ho na stack up ang brake piston natin sa brake caliper. May piston kasi yan sa loob na gumagalaw. Pag tuwing ipepreno mo, tumutulak siya sa brake pad para promeno. So minsan kinakalawang yun, nag-i-stack. Pero pag ganun ho ang problema, ang isang sintomas ho niyan, halimbawa no, stack up dito sa kaliwa. Pag dinadrive ninyo yan, napromeno kayo, pag mabilis, makita nyo kumakabig yan sa kanan. Bakit ho? Kasi ho, kung stack up ang piston nito, hindi siya gumagana o hindi siya tumutulak, hindi pepreno tong side na to. Ang pepreno ay yung nasa kabilang gulong. Kaya pag promen yun, kakabig ho ang inyong gulong. So yun ang isang sinyalis pag stack up ang piston sa brake caliper. Alin madya, kaliwa o kanan, bihira naman yung parehas stack up. Pero kung ganun man, mararamdaman nyo yan dyan. Talagang pag jinak ninyo, ikutin nyo yung gulong, tapos ipreno ninyo, makita ninyo, hindi nyo po yung preno. No? Kung stack up siya na nakasara, kung stack up naman na nakakapit, ramdam ninyo na hirap umandar yung kotse ninyo, hirap bumatak. No? So yun, tungkol yun doon. So balik tayo sa hydrovac. Isang paraan dyan, pag sinabi sa akin yan, paano ko ma-check? Una ko pong ginagawa ay ganito. Ito ang isang technique para malaman ninyo kung sira ang hydrovac o hindi. O nasa ibang parte yung sira ninyo sa preno. Tapakan nyo ng tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo. Titigas ho yan, tatlo hanggang apat. Tapos start ninyo yung makina. Yan, kita nyo lumubog. Ulitin natin. Patay makina. 1, 2, 3. So pag ubos na yung hangin na naipon doon, tsaka ninyo i-start ulit, lulubog dapat ho yan. Ayan. So nakita ninyo lumulubog. Ibig sabihin, okay ang ating hydrovac o yung brake booster. Yan ang isang indikasyon. Pag hindi lumulubog, ibig sabihin, hindi na gumagana. No? Isa pang paraan, so ano ko madadiagnose kung yun ang problema at hindi sa iba. Tinitignan ko ho, yung higop ng hangin dito sa hose. Yan, dapat ho malakas ang higop. Yan. By the way, ang higop po nito ay konektado sa intake manifold. Ito ho yan. Kaya kung mapapansin ninyo, kung ang hose ninyo ay may biyak dyan o loose ang clamp, paiba-iba yung minor ninyo pag may preno kayo. Dahil konektado ho yan sa intake manifold. So kita nyo, nagbabago yung minor ng makina pag yung pinapasingaw natin. So yan, kung may higop po dyan, wala kayong problema. Ibig sabihin, okay ang higop ng hangin. Pwedeng sa brake booster ang problema kung matigas pa rin siya. Isa pa rin ho, kung wala namang higop dito, ibig sabihin, pwedeng sirain yung check valve kung meron man check valve. No, parang ganito itsura no, pero plastic. No, parang ho yung PCB valve, parang ganyan. Yun yung sinusuksokan ng dalawang hose, harap at likod. Minsan no, nag-i-stack ho yun na nakasara. Kaya ang hangin ho, humihigop man hanggang dito lang. Hindi siya tumatagos dito.
No? Kasi nga, oh, sira yung valve, yung lumalaro sa loob. Yun ang isang dahilan kung bakit hindi nakakatagos yung hangin dito, ba't siya hindi humihigo. So yan, ganyan ko i-check ang sirang hydrovac. At minsan naman, may pagkakataon na itong brake fluid na uubos, wala ka naman leak sa apat na gulong, pero nauubos yung laman. So dito pong pumupunta sa hydrovac, yung iba ko nabibiling lumang kotse, naka-experience ako niyan, napuno na ng brake fluid yung hydrovac. Pag pinipreno ko, antigas. Yung pala, dahil punong-puno ng fluid, wala na space para sa hangin, para makalaro yung diaphragm. Punong-puno siya ng fluid, kaya antigas. Nalaman ko yun, nung tanggalin ko yung brake master, tumulo yung brake fluid, madami. Pagtapa ko sa loob, sumusuka yung brake fluid. Tapos nag-cause din yun ng pag-usok sa tambucho. Bakit ho? Kasi yung brake fluid umaahon dito, hinihigo po siya sa intake manifold at sinusunog. Imbis na gasolina lang ang sinusunog, nasasamahan ng fluid, kaya ho nagkakaroon ng usok sa tambucho. So yun, yun ang isa sa mga naging effect nung pagpuno ng brake fluid dito sa hydrovac. So i-check nyo rin ho yun, no? After ko ma-drain, halos mga 1 litro brake fluid yung na-collecta ko galing sa loob nito. At itim na itim. Mukhang niluto na niya yung mga goma sa loob niyan, sa diaphragm. Pero trinay ko muna bago ko bumili. Lumambot yung preno. So dun ko napatunayan na dahil doon sa puno na siya na brake fluid, tumigas yung preno. At yung hydrovac ko umukay ulit nung time na yun. Nagamit ko pa ng ilang linggo, tapos bumigay na ng tuloy yan. Kasi nga yung mga seals, yung mga goma, naluto na nung brake fluid. Pero yun, nadagdag yun sa kaalaman ko nung naka-experience ako nun. So yan, lahat naman ng sinishare ko dito sa page ay based on personal experience. Kaya sigurado na gumagana. Kasi tawag dito, hindi ho yung mga katang isip lang, naranasan ko rin talaga yan sa buhay kotse. By the way, ang presyo ho niyan ay nakabili ako dito sa kotse kong pula, 650, ang bago. Meron din tagi 1,000 o 950. Depende ho sa brand, depende sa kotse din ninyo. Kung Mercedes halimbawa, syempre mas mahal. Pero sa mga 90s, 80s na mga Japanese, mga nasa 1,000 lang, mga ganyan, ang bago. Depende sa brand. Kung orig, syempre mas mahal. Pero kahit yung mumurahin, ilang taong ko nang gamit, okay din naman, wala namang problema. Pag matigas na yung preno nila pagpatay ang makina, normal po yun. At hindi naman ako natatawa doon sa inyo tanong kasi alam ko naman na yung iba talaga sa atin ay bago pa lang nagkokotse. Normal po na matigas po ang preno pagpatay ang makina kasi oh, hindi ho humihigop yung vacuum dito. Patay ho ang makina, walang humihigop. So yun ho, tutulong lang ho yung brake booster once na makahigop na ho ng hangin galing intake. So unang sinyales, matigas ang brake pedal. Pangalawa, mahina ang preno. Yan o. Pangatlo, yung lumulubog kahit na wala namang hangin sa brake lines. So yun lang, sana may natutunan kayo. At si Doc Chris ito na Easyworks Garage. Sharing is caring. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na video.